Canole History, Agimat ng Kapre. Iiwanan ko sa iyo ang agimat na ito, kaibigan, dahil aking nararamdaman na isang dekada lang ang lilipas, merong maghahanap nito na taong karapat dapat. Dito sa kagubatan na ito, dito siya pupunta upang maghanap ng tunay na kalinga. Inaasahan ko, kaibigan, na ang agimat na ito ay hindi mo pag-iintresan. Ibigay mo ito sa taong karapat dapat. Walang problema doon, kaibigang Nole. Gagawin ko ang ipag-uutos mo. Isang dekada lang. Madali ako magantay at hindi ako naiinip. Mainam naman kung ganong, kaibigan. Ang agimat na ito ay sa akin din mismo nang galing. Sasamantalahin ko na ang pagkakataon. Habang nandito ako, ikaw na ang bahala at iiwan ko sa iyo to. Maraming salamat sa pagtitiwala sa akin, kaibigan. Makalipas ang 15 taon, merong dalawang mag-asawa ang pilit na hinihiwalay ng magulang sa kanila. Baron, anak, Patricia, aking manugang, hindi naman sa pinagtatabuyan ko kayo. Kasi nakita nyo naman na wala akong pwedeng ipagmalaki sa inyo. Baron, anak, alam mo naman na meron pa akong natitirang lupain. Bakit hindi na lang kayo bumukod? Hindi man lang ba kayo nahihiya minsan na kapag sinusubukan yung gumawa ng apo ko, eh naririnig ko yung ingay nyo? Itay naman eh, bakit naman po ganoon? Pinapalis niyo po ba kaming dalawa rito ni Patricia? Hindi naman, Baron. Sinasabi ko lang ang dapat na makakabuti sa inyo. Itay, naintindihan ko po kayo. Saan po ba yung sinasabi nyo? Patricia, alam ni Baron kung saan yon. Baron, bumukod na kayo. Itay naman, ang layo-layo nun eh. Ayoko dun. May mga kapre dun eh. May aswang pa. Patricia, dito na lang tayo. Naniniwala ka sa ganun, Baron? Eh bakit naman hindi? Baron, anak, kailangan nyo nang bumukod. Dahil ang bahay na to ay ibebenta ko na. Kaya naman pala, itay eh. Gusto nyong ibenta para magkapera. Tapos anong gagawin nyo? Pupunta kayo ron sa bago nyong asawa? Tay naman, matanda na po kayo. Huwag na kayong mag-asawa. Baron, hindi mo ba naiintindihan? Hindi mo man lang ba ako iniisip? Matagal nang wala ang nanay mo. Maliit ka pa lang. Anak, meron akong gustong mahalin na sa pakawari ko'y siya na ang makakasama ko ng panghabang buhay. Anak, pagbigyan mo naman ako. Eh, tay, hindi ko naman po kayo hinahadlangan doon. Ang akin lang, bakit? Pati itong bahay natin ibibenta nyo para lang doon sa bagong babae na yun. Kung wala ba kayo neto, mamahalin ba kayo noon? Sige nga, itay. Anak, makinig ka sa akin. Kailangan din namin ng panimula. Huwag ka mag-alala. Pag nandun na kami at nandun na kayo, hindi na tayo mag-iisip pa ng para sa isa't isa kung kumain na ba tayo. Anak, kapag naibenta ko ito, papartihan ko kayong dalawa ni Patricia. Dahil ang lupain kong yon ay wala man lang kubo. Pumayag ka na, Baron? Sige na nga. Pumayag nga noon si Baron. Dahilan kung bakit agarang naibenta ang kanilang lumang bahay at medyo malawak na lupain. Pinartihan siya ng kanyang magulang at nagpagawa sila ng isang maliit na kubo
kaya lang medyo may kalayuan. Kung lalakarin mo yun papunta sa baryo ay aabutin ka ng isang oras. Makalipas ang isang linggo na isaayos na ang bagong bahay ni Baron at ni Patricia at ikinatutuwa naman yun ng tatay ni Baron. Anak, sana'y dito na kayo makabuo ng pamilya. Walang problema dito. Nakita mo naman, wala kayong kapitbahay na magchichismis sa inyo. Tay, kung meron lang ibang opsyon na pwede kong bilhan ng lupa, huwag na rito. Nakakatakot naman dito. May kapre dito eh. May aswang pa. Hindi yun totoo, Baron. Walang ganun sa mundo. Manahimik ka, Patricia. Alam ko sinasabi ko. Ako nga mismo nakakita eh. Sa tanda akong to, isang beses pa lang ako napunta rito at hindi na ako bumalik. Anak, good luck sa inyong dalawa ha. Sana eh, mabigyan nyo na ako ng apo. At sana rin itay, mabigyan mo pa ako ng kapatid. Masama din ang loob ni Baron sa paghihiwalay nila ng kanyang ama. Dahil nga nag-iisa na lang siyang anak noon at yung ibang mga kapatid ni Baron ay mga nagsigsimatayan na ng halos sunod-sunod. Sa unang gabi pa lang ng mag-asawa doon, agad na silang nagplano na gagawa sila ng apo ng matanda. Uy Baron, tara na. Nandyan na! Agad na nilundag ni Baron ang kanyang asawa. Pero nung mga oras na yon, ang kaibigang kapre ni Canole ay nakamasid. Maganda kasi si Patricia. Ganon pa man, hindi niya pwedeng ibigin yon. Dahil meron ng asawa si Patricia, yun nga si Baron. At higit sa lahat, hindi sila magkauri. Kaya nga hindi siya pwedeng magmahal ng tao. Kaya nang naman nakamasid doon ang kaibigang kapre ni Canole, dahil kanyang pinagmamasdan si Baron at pinakikiramdaman kung ito na ba ang nararapat sa medalyon na iniwan sa kanya ni Canole mahabang panahon na ang nakakaraan. Kasabay ng pagmamasid doon ng kapre, yung pag-ikot-ikot ng dalawang lalaking nakahubad. Nakasuot naman sila ng pantalon, pero kapansin-pansin na yung mga itsura nila ay kakaiba. Halatang kumakain din sila ng hilaw na laman. Salbahe ang dalawang to. Porke nakakita ng bagong tao, nag-iisip na ng kung ano-ano. Wika nung kapre. Pagkain! Pagkain! Napakamalas niyong dalawa. At dito pa talaga kayo tumira. Wika ng isang lalaking aswang. Pagkain ngayon. Pagkain. Akin yung babae. Sabi naman nung isa. Anong sayo? Akin yung babae. Siya ang gusto ko. Nagtatalo pa ang dalawang lalaki. Pero hindi pa sila sumalakay nung oras na yon. At kumukuha pa sila ng tiyempo at nang sa ganun, makuha nila ng madalian ang mag-asawa. Hindi ako papayag na makukuha nyo ang mag-asawa. Hindi man ang isa sa kanila ang karapat-dapat. Pero pipigilan ko ang mga nais nyong gawin. Wika nung kapre na wala namang nakakadinig sa kanyang sinasabi. Sa loob ng isang linggo na paninirahan ni Baron at ni Patricia sa lugar na liblib, naranasan na nilang magtabas-tabas sa paligid. Hindi lang kasi yung binakuran ang pagmamay-ari nila, meron pa sa gawing norte. Uy Baron, uminom ka muna ng tubig. Salamat ha. Walang kaalam-alam ang mag-asawang Baron at Patricia na halos araw-araw ay nakamasid sa kanila
ang dalawang aswang na nakahubad. Halos iginugol na ng dalawang yon ang kanilang oras sa pagmamasid hanggang sa naaral na nilang dalawa kung ano ang ginagawa ng mag-asawa at kung ano ba ang laman ng kanilang bahay. Isa rin kasi yon sa kanilang inaaral kung meron bang mga matatalim na bagay, kung meron bang asin at kung meron bang bawang. Tinitignan din nila kung meron bang pangontra sa bahay, pero napakaluwag ng bahay nila lahat, wala roon. Ang tanging magiging sandata lang nila yung ginagamit ni Baron na panabas ng damo sa paligid ng bahay. Isang gabi, yung dalawang lalaki ay nakadapo malapit sa bahay ng mag-asawa. Nakapabaligtad pa silang dalawa habang pinagmamasdan ang ginagawa ng mag-asawa. Tumutulo ang laway ng isa at nagwiwika sa pabulong na, "Dalian mo, Baron. Ha! Ako naman mamaya." Maya-maya pa, natapos na ang mag-asawa sa kanilang ginagawa. Lumabas noon si Baron at uminom ng tubig. Pero nagulat siya dahil yung pintuan ng kanilang bahay ay biglang bumukas. Pumasok ang isang lalaking nakahubad at nagwika ng, "Pasensya ka na, brada. Nagugutom na kami." Wika noon. "Nagugutom kayo? Meron pa kaming pagkain. Sa'yo na lang to, kaibigan." "Hindi ka ba talaga nakakaintindi? Hindi ganyan ang kinakain namin." Teka, sandali. Pakitanggal mo naman yung maskara mo, brad. Hindi mo naman ako kailangan natakutin eh. Sige na, at ibibigay ko sa iyo lahat ng gusto mo. Pagkain ba? Marami kaming bigas dito. Meron din kaming mga nakaimbak na manok at baboy doon sa kawa. Pagpasensya mo na lang ng konti kasi may amoy eh. Dahil pinauusukan namin yun. Tapos kapag umaaraw, pinaarawan namin yun para lang hindi masira at nang hindi uurin. Kaibigan, pakitanggal mo na yung maskara mo at medyo nasisindak na ako sa iyo. Maya-maya pa, si Patricia ay nagsisisigaw sa loob. Dali-daling tumakbo roon si Baron at nakita niyang may lalaking nakasakal sa kanyang asawa. "Oh, isa ka pa! Kaibigan, huwag naman ganyan! Saan ka dumaan, kaibigan?" "Dumaan? Doon sa itaas. Kanina ko pa kayo pinagmamasdan. Laway na ko." "Pasensya ka na. Pero hihingin ko muna yung asawa mo. Ibabalik ko din." "Sandali lang, kaibigan. Wala namang ganyanan. Tao lang din kayo, di ba? Tsaka alam ko naman na yung suot mo eh, binili mo lang yan eh, para takutin kami. Kung gusto nyo ng pagkain..." Sinaksak pala sa likuran si Baron ng isang lalaking kausap niya kanina. "Kunin mo na yan at akin ang lalaki." Binitbit silang dalawa. Nung papalabas na sila ay biglang tumilapon yung dalawang lalaking nakahubad. Kasabay noon ang pagbitaw nila sa mag-asawa. "Bakit mo ako sinipa?" "Hindi kita sinipa. Hindi." Nagtatalo pa ang dalawang lalaki dahil akala nila'y nagsipaan sila. Pero ang hindi nila alam, yung kaibigan ni Canole na kapre ay naroroon na. Agad na nilapatan ng lunas ng kaibigan ni Canole etong si Baron dahil nga may saksak siya sa likuran. Iba ang panglunas ng mga kapre. Mas matindi ito
kesa sa panglunas na gamot ng mga tao. Maniwala kayo o hindi, yung sugat sa likuran ni Baron ay agad na naghilom. Sino ka? Huwag po! Huwag kang matakot sa akin. Hindi kita aanuhin. Ginamot ko lang ang sugat mo. Baron, laking tao niyan. Huwag kang matakot sa akin, iha. Sa dalawang yon, dun kayo matakot at huwag sa akin. Itinuturo ng alaga ni Kanole ang dalawang lalaki. Dahilan kung bakit nagtatakbo yung mag-asawa sa loob at isinarado yung pintuan. Kayong dalawa, hindi ba kayo magmamakaawa para sa mga buhay nyo? Luhod! Lumuhod kayong dalawa dyan. At bakit kami luluhod? At sino ka ba? Isa ka lang nila lang. Kami tao. Mga tao nga kayo, pero parehas kayong walang silbi. Sinugod ng dalawang lalaking nakahubad ang kapre. Pero agad yon nawala sa kanilang harapan. Nagpaikot-ikot pa ang dalawang yon upang mahanap lang yung kalaban nila. Hanggang sa maya-maya pa, yung isa roon ay nadakma nung kapre at hinampas ng tatlong ulit sa lupa. Anong ginawa mo sa kanya? Simple lang ang gusto kong mangyari. Teka nga, bakit ba nakikialam ka? Ha? Ano mo ba ang dalawang yon? Hindi ko sila kakilala. Pero yung isa roon ay kakaibiganin ko para makatulong at nang masupil ang mga katulad nyo. Hindi maintindihan ng dalawang aswang ang sinasabi ng kapre. Nang dahil doon sinugod na naman siya, pero agad itong nawawala. Hanggang sa napagod na lang ang dalawang lalaki at sumuko. Lumayas na lang sila nung mga oras na yon. Tapos pinahabulan sila ng salita ng kapre. Huwag na kayong babalik dito. Sa susunod na pagbalik nyo, hindi lang yan ang mangyayari sa inyo. Maya-maya pa, si Baron at Patricia ay lumabas. Bit-bit ni Baron ang kanyang gulok. Pero hindi niya naman hinataw yung kapreng tumulong sa kanila. Kaibigan, bakit mo to ginagawa? Inutosan ka ba ng tatay ko? Siya ba ang nagsabing bantayan mo kami? Hindi ba lupa ito ng tatay ko? Kilala mo ba siya? At sino namang hindi makakakilala sa tatay mo? Kilala ko siya, pero hindi niya ako kilala. At higit sa lahat, wala kaming pinag-usapan patungkol sa inyo. Kaya ko lang ito ginagawa dahil ito na ang takdang panahon na sinasabi sa akin ng aking kaibigan na si Nole. Nole? Hindi ko ho siya kilala. Saka, anong ibig sabihin yung ito na yung panahon? Ano yun? Iho, bagamat hindi ka pa naniniwala, pero ito ang totoo. Ikaw ang napipisil ng agimat na iniwan sa akin ni Kanole. Agimat? Bertud? Ganon? Tama ang sinabi mo. Kaya't sa ayaw at sa gusto mo, isusuot mo ito bilang proteksyon yun na rin ng asawa mo. Ito ba? Wala namang kwenta ito eh. Itinapon ni Baron ang ibinigay sa kanya. Pagkatapos noon, nagpasalamat siya sa kapre at nagsabing matutulog na sila. Agad na dinampot ng kapre yung agimat na itinapon ni Baron at sinabing, "Kaunting panahon pa. Panahon na ang magsasabi sa iyo na kailangan mo ito."
Sa loob ng isang linggo, hindi nagparamdam yung dalawang lalaki. Tapos ang mag-asaway umuwi muna sa bahay ng napangasawa ng kanyang ama. Oh, Baron anak, ano nangyari sa inyo doon? Eh bakit may mga dala kayong gamit? Itay, yun ang nga bang sinasabi ko eh. Yung lupa nyo ron, may kapre, may aswang. Eh sinalakay nga kami ng aswang eh. Hindi ba, Patricia? Opo itay, totoo po yun. Gusto nila kaming kainin. Binutas nga yung bubong eh. Eh kung totoo yan, eh bakit nandito pa kayo? Itay naman ah, pinagtatabuyan mo ba kami? Yan ang nga bang sinasabi ko eh. Yang matandang yan ang dahilan kung bakit nagbago na yung isip nyo. Ang ibig kong sabihin anak, kung totoo yung sinasabi nyo, eh bakit buhay pa kayo? Eh di sana'y kinain na kayo ng mga yon. Kung ano anong sinasabi mo, ibaba mo nga yung kami mo, tatampanin ko yan. Akala ko naman kasi itay, eh kung ano'y sinasabi nyo. Hindi yan. Huwag mong dinuduro yung bago kong asawa. Malilintikan ka sa akin, Baron. Totoo ba? May kapret aswang doon? Totoo nga ho itay. Itinangka nga kaming dalawa ni Patricia na dalin eh. Ay tapos? Eh, ewan ko ba kung kaibigan nyo ba yung nagtanggol sa amin. Pero sabi niya hindi raw eh. Eh sino ba kasi yun? Eh may malaking mama ron. Baho ng tabako niya tay. Ah, kapre, Baron. Alam ko namang nakita mo talaga ang mga nakatira doon. Anak, hindi ko naman kayo pinapahamak. Sadyang wala lang tayong pagpipilian. At sa tagal ko nang nagbabalik-balik doon, hindi ko rin naman lubos maisip na yung mga nakatirang aswang doon ay gagalawin kayo. Ang iniisip ko kasi, eh baka alam nilang anak ko kayong dalawa. Eh baka hindi nila kayo anuhin. Saka sa pagkakaalam ko, ang mga aswang na nakatira doon ay mga hindi kumakain ng tao. Itay, kahit anong sabihin nyo, hindi na kami babalik doon. Eh paano yung bahay doon? Ibenta nyo na lang kung gusto nyo. Yung lupa, bumili kayo ng gusto nyo. Ganun na nga ho itay, ganun na po ang gagawin namin. Makalipas pa ang ilang mga araw ay bumalik ang mag-asawa roon. Araw na araw yon, kaya wala silang pinangangambahan. Nagbibiroan pa si Baron at si Patricia. Patricia, mauna ka na, iihi lang ako. Uy Baron, sabay na tayo, natatakot ako. Walang aswang ngayon. Araw na araw, hindi sasalakay ang mga yon. At pasensya na sila, ibebenta na natin yung lupa at bahay natin dyan. Kahit na kailan lang tayo dyan, sandali lang, iihi lang ako dito. Nang umihi si Baron, tapos nilingon niya si Patricia, bakit bigla na lang itong nawala? Naihian pa nga ni Baron ang kanyang salawal dahil sa pagmamadaling hanapin si Patricia. Patricia, huwag ka nabibiro ng ganyan. Hindi maganda yan, nasaan ka? Patricia! Kahit na anong hanap ni Baron ay hindi niya makita ang kanyang asawa. Maya-maya lang, may lalaking nakahubad na naglalakad sa kanyang daraanan. Kamusta ka na? Hinahanap mo ba ang asawa mo? Wala na siya. Kinain na namin. Akala mo siguro nakalimutan ka na namin? Hindi pwede yun. Hindi pwede. Tumatak na sa amin ang sarap ng laman mo. Anong gagawin mo ngayon? Ha? Nasaan ang asawa ko? Anong kinain? Hindi ako naniniwala. Ilabas niyo asawa ko. Maya-maya lang si Patricia ay nilalabas mula sa kasukalan. Bitbit ito ng isa pang lalaking nakahubad at walang malay. Patricia! Patricia! Wala siyang malay. Ako ang kakain sa kanya.
Uwi ka nung lalaking nakahubad na may bitbit kay Patricia. Kung gusto mo siyang kunin, pwes, susunod ka sa gusto ko. Ang bahay namin, hindi namang kalayuan dito. Yon ay baryo ng aswang. Dadaling ko ron ang asawa mo. Sumunod ka kung gusto mo. Mabilis na nawala sa paningin ni Baron ang dalawang lalaki bit-bit si Patricia. Napaluhod na lang siya nung mga oras na yon. Patricia! Napaisip si Baron na sundan sila, pero dumaan muna siya sa kanyang kubo at labis ang pagkagulat niya dahil yung kubo niya ay giba-giba na. Hinanap niya ang kanyang itak pero wala na rin yun. Yung mga baso at plato nila ay nagkalat sa labas, maging ang kanilang kama ay nawarak. Nakabuwal din yung isang poste ng bahay, tanggal ang pintuan at bintana, at ang kanilang lutuan ay naghiwa-hiwalay. Ganon kasama ang sinapit ng iniwan nilang bahay. May araw din kayo sa akin. Nadagdagan ang kalungkutan ni Baron. Ganon pa man, matapang siyang lumakad pa rin papunta sa gawiroon, bit-bit ang isang kahoy na putol. Ibalik niyo si Patricia. Maya-maya lang, napatapat siya sa isang malaking puno kung saan biglang may bumalikwas na isang lalaking matangkad tapos nananabako. Ikaw na naman! Nagpakita ka na naman! Padaanin mo ko! Susundan ko yung asawa ko! Hindi sila rito dumaan. Dito! Dito ba? Sige! Sandali lang, Baron. Kung nakinig ka sa akin, hindi sana nila nakuha yung asawa mo. Ano ba talagang kailangan mo sa akin? Kunin mo ito. Makakatulong ito sa iyo. Hindi lang ako ang nagsasabi na ikaw ang karapat dapat maging ang mga naninirahang nila lang dito. Alam nilang ikaw ang napipisil ng agimat. Kunin mo na ito, Baron. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin kung paano mo siya pagaganahin. At higit sa lahat, kapag hindi mo ito kinuha, hindi ka na rin makakabalik na buhay. Dahil pagpipiestahan ng mga nakatira dyan ang laman mo. Tinanggap nga yun ni Baron, pero napakasuma ng kanyang loob. Ang hindi niya nalalaman, hindi pwedeng ganun. Tamang siya nga ang napipisil ng agimat. Pero kailangan bukal ang kanyang kalooban kapag tinanggap niya yun. Bit-bit ni Baron yung isang pinagputulan ng kahoy habang nagsasama ang kanyang luha at laway. Nang ito ay umiiyak. May babalik din kita, Patricia. Sinisigurado ko yan. Maya-maya lang, napansin ni Baron na parabang mas lalong dumidilim yung kagubatan na kanyang tinatahak. At naisip niya ang paalala sa kanya ng kanyang ama na yung gawin na yon ay hindi napapasok ng sikat ng araw. At dito mo rin makikita ang lahat ng klase ng mga nakakatakot na nilalang. Ito na kaya yon? Wala pa rin pagpatid ang bagsak ng luha ni Baron hanggang sa nandoon na siya sa kaloob-looban at napansin niyang parabang pababa na yung lugar. Napadaos-dos pa nga noon si Baron at tumama siya sa isang puno. Kung hindi siya nakalawit ng puno, tiyak na dere-derecho siyang mahuhulog sa bangin. Ang taas nito ah.
Uwi ka ni Baron habang nakatitig siya sa ibaba. Maya-maya lang, sa sinandalan niyang puno ay may humawak sa kanya. Nagulat si Baron dahil napakapangit ng mukha noon. Nang dahil dito, umakma siyang aalis pero dinampot siya ng dalawang taong ganon. Saan niyo ako dadalin? Bitawan niyo ako sinabi! Hindi ka pwedeng umalis. Dito ang daan. Nang bitbitin siya ng dalawang yon, hinagis siya papaitaas at pinagtulong-tulungan siyang saluhin ng mga nakatira doon. Maya-maya lang, si Baron ay nasa itaas na ng puno at sinamahan siya ng mga taong maliliit na kumuha sa kanya. Huwag kang matakot sa amin. Ituturo lang namin sa iyo ang daan. Nakikita mo ba yon? Iyon ang pupuntahan mo. Bakit ba ang bait niyo sa akin? Kilala niyo ba ako? Hindi ka namin kilala. Pero, tangan-tangan mo. Yang kwintas na yan ah. Kung hindi ako nagkakamali, yan ang iniwan ng albularyong napadalo dito mabang panahon na ang nakakaraan na. Napansin ni Baron, bakit parang lahat ng nilalang na kanyang madadaanan ay nagiging mabait? Dahil nga ba yon sa suot niyang kwintas? Matapos ituro sa kanya yung baryong kanyang pupuntahan kung nasaan dinala si Patricia, agad-agad ay dinakma siya ng malaking ibon. Akala nga ni Baron, kakainin siya noon. Hindi ba ganun talaga? Pag ang isang malaking ibon ay nangdagit ng isda sa dagat, ginagawa itong pagkain ng kanyang mga anak. Pero nagkamali siya ng akala dahil ibinagsak siya noon malapit sa mga kubo. Ang taas naman ang pinagbagsakan sa akin noon. Yung pagdating ni Baron ay nagsilbing alarma sa mga naninirahan doon. Akala niya nang una ay walang katao-tao, pero ang totoo, mga nagtatago lang pala sila sa itaas ng puno at yung iba'y nakalubog ang katawan sa lupa habang nakasilip sa kanya. Lumakad si Baron papasok sa mga kubo at sinisigaw yung pangalan na, Patricia! Nandito ka ba? Walang lumalabas na tao. Maya-maya pa napalingon siya sa bandang kaliwa at nakita niya roon si Patricia na nakagapos. Wala itong malay at meron pang busal ang bunganga tapos merong piring ang mga mata. Labis ang galit ni Baron. Hindi nga pinatay si Patricia pero mukhang pinahirapan. Agad niya itong kinalagan. At nang binuhat niya yung asawa niya, akmang itatakbo niya na ito nang biglang, "Saan ka pupunta?" Sabi ko na nga ba, matapang kang susunod dito. Tamang-tama ang pagkakataon. Alam mo bang, meron kaming idadaos na kasiyahan mamayang gabi. At kayong dalawa, ang aming pagkain. Akala naman siguro ng lalaking yon ay matatakot niya si Baron. Pero nagkakamali siya. Dahil sa unang pagkakataon, pinagmalaki ni Baron yung suot-suot niyang agimat at sinabing, "Hindi mo ako kaya. Meron ako nito. Ito ay bigay sa akin ng albularyo. At kahit na hindi ko to alam gamitin, alam kong merong poprotekta sa akin. Sige, subukan nyo." Tinawanan siya ng mga tao sa paligid at sinabing, "Yang suot mo ay isa lamang bakal na walang silbi. Ibigay mo sa akin yan. Ibigay mo sa akin. At pakakawalan ka na namin kayo ng asawa mo." Muntik nang mauto si Baron ng lalaking nagsasalita. Naisip niya, ito lang ang kapalit ng kanilang kalayaan. Kung iisipin mo kasi, parang napakadaling gawin at kaya mong isubasta ang bagay na hawak mo. Pero hindi eh, naalala na lang ni Baron na kapag suot niya yun ay maraming nilalang sa gubat na yon na nagiging mabait sa kanya
pwera na lang sa mga aswang sa kanyang paligid ngayon. At naisip din ni Baron na hindi kaya't talagang takot ang mga taong yon sa suot niya, kasi ito lang ang magiging kapalit ng kanilang buhay. Hindi kaya't talagang sobrang lakas ng kanyang kasuotan. Nang dahil doon, ibinaba niya si Patricia at matikas na tumayo sa harap nila. Anong ibig sabihin yan, ha? Lalabang ka sa amin? Nang dahil dyan? Hindi yan pwede sa amin, brad. Hindi yan pwede. Kaya't isuko mo na yung katawan mo. Tanggapin mo nang kayo ang hapunan namin mamayang gabi. Akin na yan. Lalapit na si Baron paunti-unti habang hawak-hawak niya ang agimat na binigay nung kapre. Paglapit niya, agad niyang sinuntok yung ulo ng isa. Maniwala kayo o hindi, naghiwalay ang ulo nun at katawan. Kasunod nun, yung pagsugod pa ng dalawa. Sa tuwing bibirahin ni Baron yung katawan ng mga tao ay nabubutas yun, na parabang merong matalim na bagay sa kanyang kamao. Tatlo na ang nalalagas sa lahi ng mga kalaban niya. Tapos, nag-atrasan na yung iba. Eh, bakit kayo matras? Kala ko ba matatapang kayo? Sugod! Ngayon, alam ko na kung paano tong gamitin. Alam ko na, kaya humanda kayo. Biglang nagsigsipulasan yung iba at nagsigsiwalaan. Akala ni Baron ay free na siya nung mga oras na yon. Binitbit niya si Patricia. At nung papalabas na sila biglang, "Hindi pa kayo pwedeng umalis. Kung natakot niyo ang isang lahi, pues kami hindi." "At sino ka naman? Gusto mo bang matulad doon sa mga yon?" "Iba ang gabunan sa kanila." "Anong gabunan? Meron bang pagkakaiba yon? Alahi mo lang niyon. Siguro, pag natamasa mo lakas nitong suot ko, eh matutulad ka sa kanila." Matapang pa rin na nagsasasagot si Baron. Pero ang totoo nun, yung kaharap niya ay sadyang malakas. Dahil ito ay isang gabunan. Hindi katulad ng mga binigwasan niya. Mga wala namang silbi yon kung tutuusin. Ang kayang takutin lang ng mga yon, yung mga inosenteng tao. Pero yung kaharap ngayon ni Baron, tiyak na hindi siya uubra. Lalong-lalo na kung kulang siya sa kaalaman. At kung aasa lang siya sa kasuotan niya na hindi niya pakabisado, tiyak na mamamatay si Baron. Ibinaba niya si Patricia at sinugod niya ang lalaking nasa harapan niya. Ang napansin ni Baron ay napakabilis ng pagkilos ng taong yun. Naanimoy, baliwala lang yung pang-aatake niya. Hanggang sa napagod na lang si Baron at sinabing, "Hindi ako titigil hanggat hindi kita napapatay." "Ganun ba? Bakit hindi mo gawin?" Pinipikon pa nun si Baron at pumulot siya ng isang putol na kahoy. Hinampas niya yun sa lalaki pero hindi ito tinablan. "May langgam, may langgam." Naisip niya bandang huli na wala na siyang laban. Kahit anumang pang-aatake ay hindi tinatablan ang taong yon. "Ito ba kailangan mo? Ito?" "Oo, nailigtas ako neto kanina, pero kung ito kailangan mo, kunin mo. Ibibigay ko to sa'yo. Paraanin mo lang kami." "Hindi ko yan kailangan. At kung gusto kong kunin sa'yo yan, kayang-kaya ko yung gawin. Pero ang importante sa akin ngayon, pagkain." Pagkain? Kami ng asawa ko? "Kayo nga. Kaya tanggapin mo na ang kamatayan mo ngayon." Dinakma si Baron ng mabilisan ng dalawang lalaki. Kasabay noon ang pagbitbit pa ng dalawa kay Patricia
at muli silang iginapos. Habang nangyayari yon, yung kaibigan ni Canole ay nakamasid lang at tinatawag na siya. Meron pang oras dahil ilang araw pa ang palilipasin bago dumating ang isasagawa nilang selebrasyon. Makalipas ang dalawang araw, nariyan na si Canole at agad niyang kinausap ang kanyang kaibigan. Kung ganun, nakita mo na pala yung karapat-dapat kaibigan? Ano nangyari? Paano siya nahuli ng mga yun? Makulit siya, kaibigan. Tinanggap man niya ang agimat, ang problema tinatawanan lang niya yun. Ano? Kaya naman pala. Hindi bale. Nasaan sila? Nandoon sa bahay nilang pinagtalian sa kanila. Mamayang gabi na ang pagdadaos ng mga taong yun. Kailangan abutan natin sila ng buhay. Nagtungo nga sila roon at inabot sila ng hapon dahil nililigaw pa sila ng mga engkanto sa paligid. Yan ang bahay na pinagtalian sa kanila. Sa kaliwa, nariyan si Baron at sa kanan naman yung asawa. Maya-maya lang, natitiyak kong magdaratingan na ang ibang mga bisita at sisimulan na nila ang pangangatay. Kaibigan, gumawa na tayo ng paraan. Dito ka lang, kaibigan. Pero paano ka? Hayaan mo ako. Kayang-kaya ko to. Pumasok si Canole doon nang walang alinlangan sa baryong kinatatakutan. At yung mga nakakita sa kanya ay hindi nakakibo ni hindi man lang siyang magawang sitahin. Dere-derecho siya sa dalawang nakatali. Tapos nakatingin na lang sa kanya ng pirmes ang mga tao doon. Yung isa pa nga, nasusunog na ng apoy yung mahaba niyang buhok. Natawa na lang si Canole dahil lahat sila ay hindi makakilos maliban lang sa isa. Kukunin ko na si Baron at Patricia. Ang sino mang tututol, mamamatay. Wika ni Canole sa kanila. Yung isa naman ay tuluyan ng nasunog dahil nga hindi siya makagalaw. O ayan, amoy na amoy nyo yung inihaw na laman. Kainin nyo yung kapwa nyo. Napakabango kasi ng amoy pala ng inihaw na laman ng tao. Maniwala kayo o hindi, parang nawalan ng isip ang mga tao ron, kaya yung kapwa nilang naihaw ay agad nilang nilantakan. Wala na silang iniisip ng mga oras na yun, basta't ang gusto lang nila ay makakain. Halina kayo, Baron, Patricia. Saan mo sila dadalhin? At sino ka para gawin sa amin to? Sino ko? Gusto mong malaman? Nolesto, tagagit ng Luzon. Ano? O bakit ka matras? Halika rito, mag-usap tayo. Alam mo, marami na akong taong pinagbigyan ng pagkakataon para magbago eh. Pero sa palagay ko, ikaw, wala ka ng pag-asang magbago. Teka sandali, huwag kang lumapit sa akin. At bakit naman hindi? Ikaw ang lumapit. Halika rito, tignan mo yung lahi mo. Nilalantakan nila yung kapwa nyo. Ganyang kayo kawalang isip. Tatanungin kita. Yung mga kapwa mo rito, ikaw ba ang namumuno? Sagot! Oho! Mahihinang mga aswang lang ang mga nakatira dito. Kaya pala naiisip ko eh. Anong klaseng lahi ang namumuno sa kanila? Ikaw pala. Isa kang gabunan, diba? At ang mga tao rito ay simple lang din. Mahinang nila lang kung tutusin. Pero pinamumunuan mo at sinisira mo ang buhay nila. Meron pa hubang paraan para magbago kami? Marami. Hindi nyo na kailangan pa ng tao para makapagpabago sa inyo.
Kung tutuusin lang eh, kayo lang kaya niyong gawin yon, pero mukhang ayaw mo lang eh. Nang dahil dyan, kailangan mo munang mamatay. Wag ho. Wag naman ho. Anong wag? Maya-maya pa, yung mismong namumuno sa kanila ay dinampot sa leeg ni Kanole. Kasabay nun, ang paghagis niya sa mga kapwa niyang nilalantakan yung kapwa nilang nasunog. Hindi rin siya nakilala ng mga taong yun dahilan kung bakit siya pinagkakagat. Pero nang dahil sa malakas ang kanilang namumuno, tumilapon yung mga lahi niyang kumakain. Galit na galit ito habang sinasabi yung mga katagang, "Hindi ka aalis dito! Magpapatayan tayo!" Ah, ganun o. Ah, sige. Sa pamamagitan ng isang suntok sa panga ay tumilapon sa kubo ang namumuno sa kanila. Kasabay nun, ang pagtugis sa kanya ng mga tao doon na animo'y meron silang sariling galit sa kanilang pinuno. Pagkakataon na namin to! Sigaw nun. Anong nangyayari? Bakit? May galit ba kayo sa inyong pinuno? Meron! Malaki! Pinipilit niya kaming kumain ng sariwang laman. Binabalaan kita. Umalis ka na, bitbitin mo yung dalawang yan. Mamaya lang, darating na yung mga kalahin niyang gabunan. Lumayas ka na! Ganun ba? Mag-iingat kayo. Baka mapano kayo. Huwag mo kaming alalahanin. Mga aswang kami. Handa na rin kaming mawala sa mundo. Ganun ba? Kawawa naman kayo. Huwag kayong mag-alala. Bukas na bukas. Huwag ka nang bumalik! Hindi ka namin kailangan. Magbabago kami kapag ginusto namin. Lumayas ka na rito. Dalian mo. Naaamoy ko sila. Malapit na sila. Hindi naman sa pinairal ni Kanole ang kanyang kaduwagan. Pero umalis na sila bit-bit yung mag-asawa. Sinalubong siya ng kanyang kaibigan at binit-bit nun si Patricia. Tapos pumunta sila sa kubong sira-sira kung saan dati naninirahan ang mag-asawa. Anong nangyari, kaibigan? Bakit umalis ka roon? Kaibigan, hindi ko namang ginamit ang aking kaduwagan. Alam mo namang wala akong takot sa katawan. Inisip ko na lang yung mga paparating. Sa dami ng bilang nila, baka hindi ko malaman na isa sa mag-asawang to imakuha nila. Pero yung agimat ay nasaan? Andito sa akin. Bumaon na sa katawan ito ni Baron, kaya hindi nila nakuha. Paano bumaon? Bumaon ito sa katawan niya nang maglaban sila ng mga pinuno ng aswang. Ganon. Kakaiba pala. Pero nakuha mo. Nang mapadikit ako kay Baron, husay itong lumabas sa kanyang katawan. Napakahusay. Talagang mahusay. Maya-maya lang ay nagising na ang mag-asawa. Tumambad sa kanya yung mukha ni Kanole at sinabing, "Sino ho kayo?" "Oh, ito pa rin yung kapre. Sino ho ba talaga kayo? Bakit ba nagkakaganito ang buhay namin? Nang dahil ba sa inyo?" "Kumalma ka lang, Baron. Ako si Nole." "Oh, ikaw yung sinasabi ng kapring to. Nang dahil sa inyo, nagiging ganito buhay namin eh." "Baron, makinig ka sa akin. Tumingin ka sa mga mata ko. Ikaw ang napipisil ng agimat. Kung hindi dahil sa kanya, baka malamang matagal na kayong patay. Baron, sa ayaw at sa gusto mo, tatanggapin mo ito." Ano yan? Yan na naman. Ibinaon muli ni Kanole sa katawan ni Baron ang agimat. Bumaon yun nang hindi niya man lang hiniwaan yung dibdib. Wala ring lumabas na dugo, pero kitang kita ni Baron nang nakabaon na ito sa kanyang katawan. At unti-unting nilulukuban ng sarili niyang laman yung nakabaon sa kanya na agimat. "Magmula ngayon, Baron, magiging kaisa ka sa aking mga kapanalig. Sa ayaw at gusto mo, ha?
aayon din ang panahon na matatanggap mo na ikaw ay magiging isang albularyo, Baron. Bakit po ganoon? Bakit po nagkakaganon yung katawan ko parang... Anong nangyayari sa kanya, kaibigang Nole? Bakit yung mga ugat niya sa katawan ay nanggagalaite sa galit? Yan ang proseso. Kung naibawon man ito sa katawan niya habang wala ako, hindi pa yun ang tunay. Mas pinili lang ng agimat na bumuon sa kanyang katawan para hindi madampot ng gabunan. Ako pa rin ang siyang tamang tao na magbabaon sa kanya nito. At ngayon lalasapin na ng kanyang katawan ang pagiging tunay na isang albularyo. Kayo ho pala yung Nole. Oo, iha, ako nga yun. Kamusta ka na? Yung karamdaman mo? Medyo masakit po. Huwag ka maglala. Kapag tuluyan ng nagising ang asawa mo, ikaw mismo ang una niyang magiging pasyente. Talaga po. Alam nyo, gustong gusto ko rin pong maging ganyan. Kaya lang mukhang hindi po ako ang karapat-dapat. Magmula ngayon, ang kaibigan ko ay magiging gabay ng asawa mo. Ito ang tandaan mo, Patricia. Pagising ng asawa mo, malaki na ang pagbabago sa kanya. Pati rin po ba ang pagmamahal sa akin? Hindi. Hindi yun. Hindi yung kasama. Magbabago siya. Tapos, mas pipiliin niyang manirahan dito at tumulong sa tao. Ayaw niyang merong maaargabyado. Yun ang pagbabago niya. At pansinin mo rin na ang asawa mo ay palaging mag-aaya sa simbahan sa tuwing merong simba. Yan ang kanyang pagbabago, Patricia. At sana ikatawa mo. Dahil magmula ngayon, si Baron ay magiging kapanalig ko na rin. Tama yun. At ako naman ang magiging gabay ni Baron. Maya-maya lang dumating yung tatay ni Baron. May kasama itong dalawang lalaki na merong hawak na baril. Mukhang pamaril yata ng ibon yung hawak nila. Agad na pinutukan noon ng kapre, kaya ito nawala. Sino kaya? Ang ginagawa niyo rito? Teka nga, bakit ka ba namamaril, ha? Hoy, anong ginawa mo sa anak ko? Itay, kumalma lang po kayo. Meron lang po siyang ibinaon kay Baron para po tuluyan ang gumaling yung katawan. Bakit? Ano nangyari sa kanya? Bakit nagpuro pa sa anak ko? Kasalukuyan na ginagamot ng ibinaon ko sa katawan ng anak mo yung mga sugat niya. Kaya kung ako sa'yo, yung baril mo, itinutok kay Kanole yung mga baril sa leeg at sa ulo. Tapos sumenyas ang matanda na putukan na. Pagkalabit ng gatilyo, maniwala kayo o hindi, ayaw pumutok. Ayaw pumutok, ano, tatang? Maya-maya pa, yung kaibigang kapre ni Kanole ay binitbit yung dalawang lalaking may baril. Hinagis sila sa hindi kalayuan at ang matandang tatay ni Baron ay biglang hinimatay sa takot dahil nakita niya ng malapitan ang itsura nung kapre. Uy, anong ginawa mo sa matanda? Natakot sa'yo! Dapat lang siyang takutin. Ayaw niyang magpapigil. Kayong dalawa, subukan niyong lumapit dito. Natakot yung dalawang lalaki kaya't nagtakbuhan na sila. Maya-maya lang nagising na si Baron at nakita niya ang kanyang ama. Tay? Anong nangyari kita, tay? Maestro! Baron, inimatay ang tatay mo pero huwag ka mag-alala. Ayos lang siya. Baron, sa pagkakatulog mo, alam kong ipinaintindi na sa'yo ng suot mong nakabaon sa'yo. Kung ano ka ba talaga? Kung ano ba ang papel mo sa mundo? Hindi ba, Baron, napunta ka sa isang maliwanag na lugar? At sinabi sa'yo roon kung ano ba ang mga dapat mong gawin. Kaya nga paggising mo, tinawag mo kong maestro, di ba? At ang nagpakita sa'yo walang iba kung hindi ako.
Yon ang ikatatlo kong wisyo na nagtatago sa sarili kong mundo. Gulat na gulat si Baron. Hindi siya makapaniwalang yung lugar na narating niya ay lugar pala ni Kanole. Talaga po, maestro. Maraming salamat po sa pagsalba niyo sa akin. Patricia! Inakap-akap niya si Patricia at sinabing magpasalamat sila kay Kanole at magmula ngayon, nalaman na ni Baron kung ano ba ang papel niya sa mundo. At nalaman niyang magmula noon, magiging isa na siyang kapanalig. Tapos, magmula noon, siya ay papasan na ng problema ng mundo patungkol sa mga nangyayari sa paligid na gawa ng mga nilalang. Hanggang dito na lamang po ang ating kwento. Sana'y nag-enjoy po kayo. Medyo mahaba lang, pero yun nga ang maganda, hindi ba? Para hindi po kayo nabibitin sa ating mga kwento. Okay, salamat po